mura lang po talaga yung vaccine ng RHD. Meron na po, kaso hindi lang ina-approve. So yun yung sana gusto nila. Kasi yun yung balak talaga nila sa Rosendo, so Congressman Rosendo, so ng Sinag, bilang tulong daw sa lahat ng farmers, lahat ng mga backyard hog user, yun po sana yung gusto nilang mangyari. Kaso ay maraming kumukontra daw po na para sa yun nga po, sabi ko nga, meron ginagawa yung ating gobyerno, pero bago mo siguro maging reality yon, wala na, makuha ng ASF. No? So, dumating bigla, nalagas lahat ng mga may baboy. So ngayon, sa pamamagitan po nitong CBUCID, kung meron tayong antiviral na kinapainom sa ating rabbit, kahit papano, magiging kampante po tayo. Hindi po tayo magugulaga na dumating yung RHD, wala. Bagsak lahat yung rabbit natin. No, at least po dito, meron isang produkto ngayon. Actually, wala pa akong naririnig po siguro na ibang produkto na kine-claim na meron silang antiviral. Meron po ba na nakaano na... Pero kasi po sa rabbit, ang ginagamit natin mostly pang manok, pang aso, no? So ito pong CBUCID, more on sa rabbit lang. No? Then meron din po siyang immune enhancer. So ano po si immune enhancer? So para po pinatakas po niya yung immune system. Immune system ng ating rabbit. So mas mataas ang immune system, para natin sa COVID, mataas ang immune system natin, the lesser na tamaan tayo ng COVID. Di po ba? Kasi po, pag mataas daw yung system siya, hindi po ganun kabilis na tamaan ng any sakit. No? So, si BUC po, meron po siyang immune enhancer. Meron din po siyang liver protectant. So, ano po yung liver protectant? Parang pinoprotektahan po niya yung patay ng ating mga alatang hayop. No? Meron po siyang anti-anemic at meron din po siyang growth promotant. So, meaning to say po, pag pinagsama-sama po natin lahat yan doon sa ating alatang hayop, rabbit, ano po ang magiging effect sa kanila? Ano po ang magiging effect sa kanila? Mataas ang immune system, maganda ang liver, maganda ang blood circulation, malakas kumain. So, ibig sabihin po, healthy yung magiging rabbit natin. So, ayan po si BUCID. Ito po yung kanyang core ingredients, no? So, sa antiviral, meron po siyang activated glucosamine. So, yung glucosamine, alam po, ginagamit ito sa matay. Gamot ito sa mata, no? Then, malic acid. Then, glycyrrhizic acid. Pag tinignan po sa immunomodulator, so, meron siyang arginine, zinc, calcium, pantone. So, yung mga, ito po mga, ingredients ni BUCID is normal lang po yan. Kahit saan po, meron yan. No? Ayan po. Ito po, yung sample na pinakita nito, dito po nang galing in-extract from licorice root yung magiging anti-viral niya. No? No, sa ugat po, di ba usually yung iba, kumuha ng extract sa sama, sa puno. Si BUCID po, sa ugat po, kumuha ng in-extract niya para doon sa antiviral. Ito po yung antioxidant niya. Ayan po yung kinuhang mga putas na kinuha para siya magkaroon ng antioxidant effect. Ito po yung pinagmamalaki ni BUCID. So sabi ko nga po kanina, si BUCID po, kahit saan po meron makikita ang ingredients. No? Malic acid, yung mga purpas lang po yan. No? So dito po, meron pinagmamalaki si BUCID, catalysis sa Spain, na siya lang po ang bukod tanging merong ganitong technology. Tinatawag po siya na molecular activation technology. Yung map. So, ito po yung chamber, electromagnetic field.
Pag pumasok po dito, ito po yung normal na for example, malic acid, no? Pag pinasok po sa chamber na to, yung chamber, ay, nangyari? Ayan. Pag po pumasok sa chamber na to, yung point siya, ito, tawag ako. Ayan, yung sa chamber po na to, pag yung nasa kaliwang side nyo po, pag pinasok po doon sa chamber na yan, so into, meron po some certain parameter. For example, malic acid, pinasok natin dyan. Pag pinasok po dito, may certain parameter siya kung ilang araw siyang nandyan, i-activate po niya yung molecules niya in 2,000 folds. No, kung ilang ulit po niyang papalakasin yung malic acid na nilagay doon sa chamber. No? Ayan. Pag lumabas po dito yan, paano nangyari? So pag lahat po ng ingredients ni Biocid, pinapapasok po dyan sa pinapasok po dito sa chamber na to. No? Yan po yung tinatawag ng molecular activation. Ayan. Kaya po, na-enhance na po yung biological activity niya, kaya tumakas na po yung molecule content ng bawat ingredient na meron si Biocid. So, ito po yung mga benefits niya. No? So, dumaan siya sa molecular activation, sabihin, tinaas niya yung activation ng molecules, kaya nagkaroon na siya ng less concentration of active nutrients required. No? Kung sa dati, hindi mo pinadaan doon sa activation, kailangan mo ng 30 ml na malic acid, dito hindi mo na kailangan ng 30 ml. Baka 0.3 ml na lang dahil dinaan mo doon sa chamber ng activation. No? Wala po siyang side effects. Kahit ma-overdose, kahit na pag-inibin natin ng 15 ml yung rabbit, so hindi po siya mamamatay. Then yun nga po, meron isang faster action. No? So, ini-increase niya yung biological activity. Tapos meron din po siyang synergistic effect of antioxidant. No? Si Biocid po, mas nagiging maganda rin yung kanyang effect pagka po sinama natin doon sa ibang mga probiotics. No? Pero huwag po natin ihalo directly. Kasi po si probiotics may tendency po, alam naman natin, na napapanis siya. No? So pwede po na natin ibigay si Biocid alone sa umaga, o kaya sa hapon, vice versa. Kung alin po yung ano, bali, bigay kayo sa umaga, sa Biocid, gabi. Ganun po. Huwag po natin paghahaluin sa isang container lang. Kasi nga po, kung may instance na hindi naubos ni rabbit yung tubig na merong paghahalo, may tendency po mapanis si probiotics, ay hindi po magiging ano yung resulta. No? Meron po sa synergistic effects sa mga vitamins, sa mga antibiotics na binibigay po natin, pwede po maghalo yan. Huwag lang po doon sa napapanis. Si Biocid po, kahit po ilagay natin ng ilang oras sa container, hindi po siya napapanis. Ayan. Ito po yung packaging. Meron po tayong 1 kilo. Ito po yung ginagamit sa mga feeds. So, premix. So, pero wala pa po kami nakakatayak ng feed mill na pwedeng maghalo nito. No? Pero mas maganda sana sa feeds pa lang, may Biocid na. Tapos, meron tayong additional na para sa tubig natin. No? So, ayan po. Meron po siyang 12,000 antioxidant units per ml. So, yun po yung sinabi niya. Kaya po, si Biocid po,
Maganda siya dahil marami pong mga testimonies na nung una namin in-introduce ito, eh hindi po namin sinabi sa kanila na mag-vlog kayo or i-video nyo. Nung usap kong lumabas sa kanila na naging maganda epekto, lalo po sa mga nagkakae, then sa mga na-stress. No? Kaya po ako, nung naalaman ko yun, nag-rabbit din po ako, ngayon gamit ko lang po sa pag-rabbit ko is Fiusin at saka Fix lang. No, wala akong ibang supplement na binibigay. Eh, kasi nga po, yung pag-aalaga ng radic kanya-kanyang diskarte. Yung diskarte ko po, sinugal ko lang yung radic ko dahil sa produkto. Kasi gusto ko pong makita personally na yung kung ano ba yung function ni Biusid sa radic. Marami na po ako napatunayan kay Biusid sa pag-aalaga ko. Even yung mga medyo nalumpong radic na kung yung malulumpo pa lang. No? So, binomba ko lang siya ng binomba ng Biusid. Hindi pa naman talagang hindi na makalakad. Nakakalakad pa lang siya, kaya lang medyo kahirap na. No? So, binomba ko lang po siya ng binomba. Inaano siya sa series, 5ml. Binibigyan ko ng 5ml. No? So, yan. Nag-survival po yung rabbit. F1 po siya. No? So, yun po. Tapos, may mga vlog din po yan na bumagyo. Nabakbak yung bubong ng rabbitan. Na supposedly, in-expect nung may-ari ng rabbitan is wala na. Talo na siya. Dahil bagyo nito lang lately, tumama sa Olongga po. No? So, kulang na lang maubos yung rabbit, puklala niya po yung lagyo niya si Lorena Stella. No? Yung pong rabbitan niya, nilipad yung bubong. Pero, bilag niya yun na nag-diviusin talaga siya all the way. Pero yung rabbit niya, parang wala raw nangyayari. So, even po ako, pag nagtatransport kami ng rabbit, pinapatakan po namin ng tatlong patak. Directly sa bibig, yung rabbit, para hindi siya galing ma-stress. Kasi meron din po siya anti-stress. No? Nakita ko po si Biusid yung effect niya noong summer. Noong summer, talagang, usually, talagang hindi nakain, hindi iinom. No? Pero yung sa akin po, hindi ko nakitang kinamad silang kumain, kinamad silang inom. Normal na kumain lang po. Kaya po kasi ako ginagamit ko po siya all throughout. Kasi nga wala akong binibigay na kahit na ano. So lahat po nang iniinom ng rabbit ko, mula nung naging rabbit sila sa akin, puro may Biusid siya. No? So sasabihin natin, magkano yan? Kasi usually malinig po tanong sa akin yun eh. Magkano ba yung Biusid? So sabi ko, meron tayong ganito, alam ko, 295 yan. Yung suggested retail price niya sa labas. No. So ngayon, sabi nila napakamahal, sir. Sir, magkano yung binili mo sa bago mo magkano yung binili mo sa rabbit mo? Sir, 10,000, 12,000. So what? Ano yung 295 pesos para sa akin? Na hindi mo lang naman sa isang rabbit ko siya bibigay. Sa buong ano ng rabbitan mo. No? So hindi po siya mahal kasi po ang inclusion ng po niya is 10 drops. Per liter of water. 10 patak, 1 litro. Ngayon, kung merong ang rabbit mo, may talagang may tama, directly niyo po niya sa bibig. 3 to 5. Kuya, ano yung ginawa mo? 3 patak? 3 to 5. Actually, si Sir Philip po, nung unang, parang pinag-adya, nung nagkausap kami, ilang araw lang, may na-encounter siyang problema dun sa rabbit niya. So, sis, na-paralyze. Parang yung rabbit ko. No? Paralyze siya kasi diarrhea. Ang sabi, bloating and GI stasis. So yun po, naging okay naman po yan. Kailan na naikatay mo na? Hindi na makakatay. Pinangalanan na namin na Ibo kasi survive. Ayun. So nakasurvive siya. Kaya lang, medyo siguro, terminal na yung paso ng rabbit. So hindi na siya nasurvive. Sabihin, buhay siya, pero hindi mo siya napapakinabangan. Pwede pa kinabangan. So, yun. So, yun. Actually, marami pong vlog eh. Even yung mga kilalang vlogger talaga, si Lorena, si Joel Villasan. So, meron isang inundo natin, talagang diarrhea talaga live. Nilive niya talaga yung pag-video niya. So, si Ryan siya nung rabbit, nalalaka, nakayuko, pinataka niya ng tatlong patak, hinimas-himas. After ilang minutes, tumayo yung rabbit. Tapos, hinimas pa rin niya. After ilang oras, binigyan niya ulit. Makbo na yung rabbit.
Tingnan nyo po, hindi po ako nagkukwento dahil produkto ko yan, pero may mga testimonies po tayo na makapagpapatunay na effective yung biocid natin. No? So yun po, kung may tanong po, pwede nyo pong itanong. Medyo maliit yung oras natin. So siguro naman po lahat makaka-testing ng biocid. Ayun, kasama po pala doon sa previous niya. No? So initially po, testingin niyo po siya. Kung may mga terminal po talaga kayo na kiss, pwede pong direkta. Ngayon po, kung pag may maintenance na po siya, pwede niyo po siyang ibigay ng 14 days straight. 14 days na straight, kung namamahalan kayo, ayaw niyo tuloy-tuloy, 14 days straight, then mag-off po kayo ng after po ng 14 days, tuloy nyo ng another 3, tapos off kayo, 4 days, another 3 days ulit. In short po, pagkatapos na kayo sa 14 days na period, pwede na kayong mag 3 times per week na bigay, kung gusto nyo pong makatipid. Pero sa akin po kasi, kailangan mo pang intayin na malala na yung kaso ng rabbit ko, kung pwede ko naman siya agapan. No? Ako po, ever since hindi po ako nagkaroon ng problema sa diarrhea, hindi po nagtahi ng rabbit ko. Even paglipat-lipat ako ng pits. Ginawa ko po kasi yun eh. Talagang, yung pag-rabbit ko po, talagang gusto ko lang talagang mag-experimento para doon sa gamot. Hindi para sa rabbit. No? Dahil mo po kasi yung hiling sa pag-aalaga talaga ng ano, kaya lang, challenging yung naging ano namin dahil sa dami namin nakuusap, PDM, our generation, Patterson mo. No, si Sir Patterson po, gumagamit yan. Si PDM, gumagamit yan. Si Sir Art, busy yata, hindi niya na-trial. Pero sabi niya, na-try niyang gamitin. No? So, yun po. Kung kailangan niyo po ng stocks, meron po kay Sir Philip. No? So, siya po yung distributor ko dito sa Benguet area. No? So, alam mo si Shopee pa ba siya? Kasi pala si Shopee. Tinuturo si Ma'am. Ayun po. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong tanong basta po tungkol sa BUSIP. No? So, wala po? Wala na? Okay na po. Ayan, mayroon lang po kung tanong. Ito, sir, may preview sila. Sino mga kasagot, ha? Yan. Hindi po. Saan ano lang? Ayan. So, trigger lang po ito. Nabasa ko lang dito, eh. Marinig na sa'yo kung so, ilang beses po umuya yung rabbit bago niya lunukin yung kanyang inungin? Isang boteng biusit po. Trivia po. Aula, hindi nyo pa narinig yun. Ilang beses po mag-chew yung rabbit bago niya lunukin yung kinain ng pigs? Hindi po. Sagot pa po. Ilang times po ang umunguya yung rabbit bago lumunok? Isang biusit po. Ako noon, hindi ako makakaniwala pero si nurse ko rin nakita ko eh. Tama eh. Google mo ba? Wala ba mag-google? Hindi po, awan. Wala, mukhang wala mga. 2 3 20 Hindi po. Hindi rin po. Higher. Wala pong pagsagot ng tama. Hindi rin, lower. Puro klo na yan ah. 100. Ilan ma'am? Tama si ma'am. 120. Meron, sisingin niya ako sila tuot ko rin po yung racket eh. Magdalaman ko yan. 120 na ko yung kuya na yun. Pero nasa Google. Nasa Google po talaga siya. 120 times yung kuya ang rabbit bago lumunok. Hindi, per ano niya, per ito niya ang ano.
Tapos nakumagat siya, umuya siya, 120 daw yun. Dabal ba yung bag niya yung makin?